So, exercises tayo sa introduction to probability. Okay, so natapos na natin yung intro to probability tsaka ito yung isa, probability of an event. So, ngayon ay may sasagutan tayong maikli lang naman. So, yung mga sagot dito ay nandun na sa group namin, pero didiscuss lang natin kung ano yung mga, kung bakit yun yung sagot. So, paalaala lang, so hindi ito tutorial video. Nag-video lang tayo para maabot natin yung 1,000 videos sa YouTube. So, pwede akong mali sa mga sinasabi ko. So, correct nyo na lang ako. Pwede kayo mag-comment or message nyo na lang ako sa FB. So, James Reed lang. Kita nyo palang pangalan ko. So, yung pangalan ko sa channel ay wala lang yun. Hula ko lang yun. Hindi po ako yun. So, introduction to probability. So, identification. Ay, hindi pa identification. So, multiple choice. Tsaka may sample problem dito. So, solve natin. Okay. So, hindi na natin lalagay yung sagot dito kasi bata yung ano. So, it's study of random or non-deterministic experiments. Okay. So, kitang-kita nyo naman random. So, ang tamang sagot dyan ay random variable po ang sagot dyan. So, kung tama yung sagot ko, hit like. So, hindi ko na naman kailangan sabihin sagot dahil yun naman yung yan, no? Bilit. Kung gusto nyo, random variable. Yung random variable. So, tossing a fair coin, each of the following is the correct sample space. So, sample space natin na ito. So, HT. Pwede lang ang mangyari natin ay head or tail lang lumabas. Ba't na yung mga ganito? So, assess natin. Huwag natin i-judge yung mga choices. Sige. So, head siya. So, possible to. Okay. Possible to. So, pag dikit mo yung coin and then head yung parehong naka-face. So, pwedeng pagkatas mo ng fair coin, parehong tao. So, the same din dito sa tail at tail. So, pwede nyo lumabas yan pag dikit nyo ng coin. And then, itong nawala. Ito nawala. So, okay. Huwag natin siyang i-judge. So, pwede siyang mawala kung siguro pag cross mo, nakuha yung coin. Okay. So, hindi natin alam yung walang sample space. So, which of the following is not a sample point? Bibidyo ba tayo ngayon? Bibidyo pala. So, which of the following is not a sample point of an experiment of drawing a fair die? Sample point. Okay, kung ano yung naiba. So, 7 ang sagot dito. So, lahat naman itong tatlong tayo nasa guides. Din 7. So, pag 7 yung sides. So, which of the following pair of sets? Okay, may tatlo tayong sets. Apat. So, could be considered as mutually exclusive. Okay, so mutually exclusive meaning yung elements dito ay wala sa iba. Okay. So, sagot yun ay A at B. Okay, 2, 4, 6. So, exclusive siya. So, yung elements dito ay wala dito sa elements sa A. At vice versa. Tsaka dito sa mga isang technique din pag nagaan. So, gawin nyo lahat, i-compare nyo lahat ng sagot and then kung ano yung best answer or yung naiiba talaga. So, yun yung mismo sagot. So, lahat naman itong sagot ay merong mga value pag pinag-compare mo. So, hindi yun yung sagot. So, which is the sample space if you are going to toss 2 fair coins? Okay, so dalawang coin ang itotoss ko. So, 2 square ay 4 ang sample space, 4 ang length ng sample space. So, ito yung ating sagot dito. So, HHHT, PH, tsaka itong word na to. Pair of letter na to. So, kitang-kita naman. So, if the sample space S is finite, okay, so, meron siyang nabibilang natin. So, then, every subset of S is called, so, sagot dyan ay event. Okay. So, it's a part of S. Subset of S, so it's an event. Then, if AC is the complement of an A, event A, then P, AC is, so,
probability ng A complement ay ang sagot diyan ay B 1 minus PA. So okay. So yung AC or A complement ay complement ng event A. So ibig sabihin pag hindi nag-occur yung event A, itong A complement ang mag-a-appear. Tama ba? Or yung mangyayari. So yung probability na mangyari to ay syempre. So ang probability lang na naman natin ay 0 to 1. So 1 minus probability ng A na mangyari. So yun yung mismong sagot. So for example, yung probability ng A ay 30% or 0.30. So ang probability na mangyari yung A complement or yung kabaligtaran ng event A ay 70% or 0.70. So 1 minus 0.3 ay 0.70 or 70%. So ito ang sagot natin. B. Kita nyo ba? Kita nyo. So 3 coins are tossed and the numbers of heads observed. What would be at its sample space? Okay, 3 coins ang kinara. Pwedeng wala, pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Pwedeng lahat ay number of heads. So sagot ay letter B. S6 equals to 0, 1, 2, 3. So 9 ay refer to item number 8. So what is the probability that one head will appear? So ang sagot dyan ay 3 over 8 kasi may 1 over 8 tayo sa lahat ay head. So 1 over 8 pa uli para sa lahat ay tail, and then 3 over 8 siya kasi 1 head will appear. So pwede yung unang coin ay mag-appear na head, and then yung dalawang natira ay tail, and then yung isa naman ay pwede yung gitna or yung pangalawang coin yung maging head, and then yung dalawa ay tail, and then yung last na coin ay pwede. So 3 over 8. And then yung remaining 3 ay tig to 2. So pwedeng 1, 3, 1, 2, or 2, 3. So if S is equals to ABC, so A ay 1/4, B ay 1/8, what is PC? Okay. So ano yung probability ng C? So, gawin muna natin itong lahatan. So, 1/8 plus 2/8. So, convert lang natin to para the same yung denominator niya. So, 2/8 plus 3/8. 2/8 plus 1/8 ay 3/8. And then, 1 minus 3/8 ay 5 over 8. So, 1 or 8 over 8 minus 3/8. So, 8 minus 3 ay 5. And then, copy the denominator. So, 5 over 8 at 7/8. So, solve the following problems. Okay. So, nirolyo ang die. So, find the probability that the number obtained is greater than 4. So, probability na ang number natin ay mas malaki sa 4. So, 5 at 6 lang. And then, dalawa siya. So, yun yung n natin, yung maliit na n. Over kung ano yung possible na lumabas sa die. So, 2 over 6. Tama ba? 2 over 6 or 1/3 or 0.33. Tama ba? So, kung mali, message na lang ako sa Facebook page. So, James Reed lang po. So, 2 coins are tossed. So, find the probability that only one head is. Okay. The one head is. So, ito ang sagot dyan. Kasi, Nakita niyo yung aking pinagpo-post sa, ito yung aking pinagpo-post sa YouTube. Okay, so, 2 coins, pero alam niyo naman po, alam ko, H, tsaka dito. So, ito yung probability na lumabas, dalawang head, isa tsaka dalawang itong letter na to. So one head is only something. Okay, may tig dalawa tayong H dito. So 2 over 4 or 0.5. 2 over 4 kalahati 0.5. So next ay 2 dice were rolled. Find the probability that the sum is equal to 5. So 2 dice were rolled. So meron siyang 6 times 6. So, ang sample space natin ay 36.
So from 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 to 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. So magiging lahat hanggang maging 6 siya, hanggang 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. So 36 siya lahat. So find the probability that the sum is equal to 5. So dalawa lang naman yung sum is equal to 5. So meron tayong 2-3 and 3-2 tsaka 1-4 tsaka 4-1. So wala nang iba. So 4 over 36 or sabi natin or 1 over 9 1 over 9 is equals to 0.11. Tama ba? 4 over 36. Lang isipa tayo. Oh, 4-1 tsaka 1-4 tsaka 2-3 tsaka 3-2. Yun lang naman. So 4 over 36. Okay, 0.11. So next ay a card. Okay, last na pala. Last 2. So card is drawn at random from a deck of cards. Find the probability of getting the King of Hearts. So ilan ba yung King of Hearts sa deck? So unique siya. So 1 lang siya. And then ilan ba yung possible na lahat ng possible na makuha natin pag bumuna tayo sa card. So 52 lahat. So 1 over 52. Ayan. 1 over 52. So 0.02. Ang sagot dito 0.09 or 0.02. So yun yung probability ng makukuha natin ng King of Hearts. So, a coin was tossed 3 times, what is the probability that this one tail will occur? Okay, so, kasama dito kung dalawa yung tail na lumabas, tsaka tatlong tail na lumabas. So, ang hindi lang lalabas dyan ay yung, hindi lang pwede, or hindi favorable ay yung tatlong heads ang lumabas. So, ang probability lang naman na ay 1 over 8, and then the rest ay favorable na, or at least one tail will occur. So, so, last na naman. So, 1 minus 1 over 8 ay 7 over 8. So, yun yung probability natin. Or 0.07. So, yun lang sa introduction to probability.